Magandang araw sa iyo. Nawa ay nasa maayos kang kalusugan upang pakinggan ang ating aralin sa araw na ito. Magkakaroon tayo ng talakayan ukol sa tinatawag nating karapatan at tungkulin. Handa ka na ba? Ginawa ko ang video presentation na ito upang samahan ka na matutunan ang nilalaman ng ating module. Kung handa ka na, halika na at sabay nating basahin at sagutan ang mga gawain natin sa ating aralin. Tayong magsimula, atin munang alamin ang mga pangkalahatang panuto para sa ating gawain. Pinakauna sa lahat, pumunta sa isang takdang lugar ng inyong bahay o anumang lugar na tahimik at tigtas at kayaya para sa pag-aaral ng ating aralin. Pangalawa, gumamit lamang ng gadget katulad ng cellphone, tablet, laptop o computer kung kinakailangan ito sa ating pinag-aaralan. Kung hindi naman, ito kailangan na iwasan munang gumamit o pansamantalang itabi ang mga ito upang maituon ang iyong buong atensyon sa ating aralin. Pangatlo, nais kong maglaan ka ng papel para sa edukasyon sa pagpapakatao para sa mga sagot sa ating tanong sa bawat gawain. With great power comes great responsibility. Isang tanyag na linya mula sa pelikulang Spider-Man na pinagbibidahan ni Tobey Maguire bilang Peter Parker. Ano nga ba ang mensaheng nais babatid ng linya ito? Simple lang. Ang ibig sabihin ito ay kapag ikaw ay may kapangyarihan, meron ding itong mabigat na responsibilidad. Bagay lamang na dapat mong isipin ng mabuti bago tanggapin o gampanan ang kapangyarihan na ito. Gayon din kapag ikaw ay napagkalooban ng mga karapatan. Ito ay may kaakibat na responsibilidad o tungkulin. Sa module na ito, pag-aaralan at pag-iisipan mo ang mga kalikasan ng karapatan at kaakibat nitong mga tungkulin. Mahalagang maunawaan ang mga ito upang magamit mo ng may kausayan ang iyong mga karapatan at mga obligasyong iyong kailangan ng mga gampanan. Upang pagkatapos na talakayin ang module na ito, inaasahan na maisasagawa mo ang mga sumusunod. Una, natutukoy ang mga karapatan at tungkulin ng tao. Pangalawa, kinakailangang masuri ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa ating pamilya, barangay, pamayanan at ating bansa. Upang masukat ang iyong dating kaalaman, maghanda ng papel at sabay nating sagutin ang mga sumusunod. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Una, kung ang karapatan ay kapangyarihang moral, ang tungkulin naman ay patla. A. Obligasyong moral. B. Likas na batas moral. C. Karapatang moral. D. Moralidad. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng isang mag-aaral? A. Pagsuot ng uniforme. B. Pagsuot ng identification card o ID. C. Pagpasok sa paaralan sa takdang oras. D. Lahat ng nabanggit. Pangatlo, aling karapatan ang isinasaad sa bawat tungkulin na nasa kahon? Suportahan ang pamilya ng sapat at masustansyang pagkain. Gabayan ang mga anak para makaiwas sa panganib. Maging mabuting halimbawa ng pagsasabuhay ng mga bertud. A. Karapatan sa buhay. B. Karapatang magpakasal. C. Karapatang pumunta sa ibang lugar. D. Karapatang maghanap buhay. Aling karapatan ang kaakibat ng tungkulin ng patuloy na pag-aaral upang umangat ang karera at maitaas ang antas ng pamumuhay? A. Karapatan sa buhay. B. Karapatan sa pribadong ari-arian. C. Karapatang maghanap buhay. D. Karapatang pumunta sa ibang lugar. Ikalima at panghuling tanong. Ang mga sumusunod ay paglabag sa karapatang okay, guys, pantao, maniwala sa ating mga kasagutan. A. Terorismo. B. Illegal na pagmimina. C. Pagpatay sa sanggol. D. Diskriminasyong pangkasarian. Huwag mag-alala sa resulta sapagkat ito ay para masukat lamang ang iyong kaalaman sa ating magiging aralin. Handa ka na ba? Simulan na natin. 1A, 2D, 3A, 4C, 5B. Kumusta? Ilan ang iyong nakuha? Sana'y nakakuha ka ng malaking marka.
tayo ay magbabalik-tanaw muna sa nakaraang aralin na unawaan mo ang proseso ng pagtuguan sa pangangailangan ng iba sa pamamagitan ng kusang loob na pag-uorganisa ng sarili na tinatawag nating lipunang sibil. Dahil hindi sapat ang kakayahan ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ng bawat kasapi ng ating lipunan, hindi ba? Napaka-importante ng lipunang sibil upang matugunan ang ating pangangailangan. Sa araw na ito, hindi lamang lipunang sibil ang makatutulong sa pag-angat ng ating lipunan at pagkamit sa kabutihang panlahat. Kaakibat nito ang ating karapatan at mga tungkulin bilang isang tao. Handa ka na ba sa ating aralin? Sigurado ako na meron ka ng pahapyaw na kaalaman tungkol sa tinatawag nating karapatan. Ito ay maaaring nakita mo sa TV o napanood mo sa internet o kaya naman ay narinig mo sa radyo. Gagawa tayo ng ating unang aralin para mas lalong madagdagan ang ating kaalaman sa tinatawag nating karapatan. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa mga prinsipyo na nagsisilbing gabay sa mga pananaw ng tao na may kinalaman kung papaano niya itrato ang kanyang kapwa at ang kanyang dignidad bilang tao. Ito rin ay maituturing natin na kapangyarihang moral sapagkat sa paggamit ng mga karapatan ay may kakayahang magdulot ng kaligayahan, kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit upang mas lalong malinawan tayo kung ano ang karapatan, halina't gawin natin ang unang gawain. Panuto, gumawa ng talaan sa iyong papel ng mga nanatatandaan mong kahalintulad na pagkilos na iyong mga nabalitaan. Sa unang hanay, makikita ang usaping ipinoprotesta. Pangalawa, pangalan o uri ng organisasyon. Pangatlong hanay ay ang petsa o taon kung kailan mo ito nabalitaan. Halimbawa na pwede ninyong isulat sa hanay na usaping ipinoprotesta, death penalty. Para sa pangalan o uri ng organisasyon, maaaring Catholic Church. Para sa petsa o taon, 2006. Matapos mong itala ang tatlong usaping ipinoprotesta, ay sasagutan natin ang tanong na ito. Ano kaya ang nagtutulak sa mga taong ito na iprotesta ang mga ganitong usapin? Maaaring isulat sa ilalim ng talahan na yan ang iyong sagot. Ngayon naman, matapos nating sariwain ang mga nangyayari sa ating lipunan, tayo ay darako na sa ating tuklasin para sa ating ikalawang gawain. Ano ang mga itinuturing ninyong karapatan? Dito natin alamin kung ano-ano nga ba ang karapatan natin bilang isang tao. Ang tao ay tulad ng isang binhi. Mula sa pagiging isang butil, ito ay magkakaroon ng ugat at magsisibol ng mga mumunting dahon. Sa bawat pagsibol ng dahon ito, ipinapahiwatig na may buhay at karapatan ito sa mundong ginagalawan. Ihanda naman natin ulit ang ating mga papel para sa ating bagong gawain. Panuto, isulat ang inyong mga itinuturing na karapatan sa dahon. Makikita ninyo, meron tayong tatlong dahon dito. Susulat lamang natin ang ating mga karapatan na sa tingin natin ay meron tayo. Maaaring kopyahin ang ginugit na dahon dito, kaya naman ay gumawa kayo ng sarili ninyong disenyo ng dahon at sa loob ng inyong dahon ay isulat ang inyong mga karapatan. Matapos maitala ang mga karapatan, sagutin ang mga sumusunod. Una, alin sa iyong mga naisulat ang pinakamalapit na kahulugan ng karapatang pantao at bakit? Pangalawa, ano pa ang hindi mo alam at gusto mo pang matutunan tungkol sa karapatang pantao? Ipaliwanag. Pangatlo, para sa iyo, ano ang kahulugan ng karapatang pantao? Maglaan ng sapat na panahon at pag-isipan ng mabuti ang iyong mga itatalang sagot sa mga katanungang ito. At kung tapos na ay sabay-sabay nating dagdagan ang ating kaalaman tungkol sa ating mga karapatan. Kumpara sa iba pang nilikha, ang tao lamang ang mayroong higit na halaga kaysa sa iba pang bunga ng pagkakalikha, sapagkat siya ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos, at siyang paraan na rin ng pagpapahayag ng kanilang sarili sa tao. Pagkatandaan ang karapatan ay ating kapangyarihang moral upang tayo ay maging masaya, mapayapa, at magkaisa. Huwag na dignidad na siyang pinakamatibay na dahilan kung bakit ang bawat tao ay mayroong karapatan. Umuusbong ang karapatan mula sa dignidad sapagkat ang bawat karapatan ay pagpapakita ng halaga ng tao. Ang pagkilala ng patas at hindi maalis na karapatan ng bawat tao sa buong mundo ay pinakikilos ng may kalayaan, katarungan at kapayapaan
ay nangangailangan ng papel sa pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng batayang moral kung saan lahat ng lalaki at babae ay mumuhay ng mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit binuo rin ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng tungkulin ng tao o Universal Declaration of Human Rights noong 1997. Ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao. Kung maisasagawa mo ng maayos ang mga tungkuling paggawa ng mabuti sa kapwa, maaaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at ano ka bilang tao dito sa mundo. Halina't isa-isahin natin ang ating mga dapat tandaan tungkol sa ating karapatan at ang kaakibat nitong tungkulin. Pinakauna sa lahat ay ang ating karapatang mabuhay. Meron tayong tungkulin na pangalagaan ang ating sarili o pangalagaan ang mga magulang kanilang anak. Halimbawa, sa babaeng nagdadalang tao, meron siyang tungkulin bilang ina na pangalagaan ang kanyang sarili upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang sanggol. Pangalawa, ang karapatang magkaroon ng pribadong ari-arian. Tungkulin na gawing legal ang mga pag-aari. Mapayabong ang mga ito at gamitin upang tulungan ang kapwa at paunlarin ang pamayanan. Isang halimbawa nito ay ang pagtulong sa mga nasalanta ng baha sa pamamagitan ng pagbibigay ng damit, pagkain, pera o mga bagay na tunay na kanilang kailangan. Pangatlo, karapatang magpakasal o magkaroon ng pamilya. Meron tayong tungkulin na pangalagaan ng ating binuong pamilya. Halimbawa, pagiging isang mabuting halimbawa sa ating mga anak, pag-iwas sa iskandalo na magiging sanhi ng pagkasira ng ating pangalan o ang ating pamilya, pagsasabuhay ng mga bertud bilang isang tunay na pamilya. Ikaapat, meron tayong karapatan sa pananampalataya. Tungkulin natin na igalang ang ibang relihiyon o ang paraan ng kanilang pagsamba. Sunod naman ay ang karapatang maghanap buhay. Tungkulin natin maghanap buhay ng marangal. Isa pa sa tungkulin natin ay magpunyagi sa ating trabaho o maghanap buhay na nagpapakita ng ating kahusayan sa anumang gawain. Pinakahuli sa lahat ay ang karapatang pumunta sa ibang lugar. Meron tayong tungkulin na igalang ang pribadong boundary. Kaakibat ng karapatang ito, nakilalanin natin ang limitasyon ng ating sariling kalayaan at pribadong espasyo ng ating kapwa. Tungkulin din natin na sumunod sa mga batas na pinaiiral ng ibang lugar o ng ibang bansa. Sa makatuwid, hindi dapat puro karapatan lang ang ating iniisip. Dapat nating unawain na ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin. Kung meron tayong karapatang mabuhay, meron tayong tungkulin na pangalagaan ito. Kung meron tayong karapatan sa pribadong ari-arian, meron din tayong tungkulin na pangalagaan ito. Kung meron tayong karapatang magpakasal, meron din tayong tungkulin na pangalagaan ang ating pamilya. Kung meron tayong karapatang manampalataya, meron din tayong tungkulin na igalang ang pagsamba ng iba. Kung meron tayong karapatang maghanap buhay, meron din tayong tungkulin na ibigay ang ating buong husay sa ating gawain. Kung meron tayong karapatang pumunta sa ibang lugar, ay meron din tayong tungkulin na sundin ang kanilang batas. Yun na muna para sa araw na ito. Sana ay may natutunan ka sa ating aralin sa susunod ulit na video presentation. Ngayon, oras na para magsulat ka ng iyong mga sagot. Pag-isipang mabuti ang iyong mga itatalang kasagutan. Naway nakatulong sa iyo ang aking ginawang video presentation. Hintayin ang susunod na video para sa pagpapatuloy ng ating mga gawain at aralin. Maraming salamat at naway pagpalain ka ng Diyos.